بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mga kapatid, ngayon ang subject na aking tatalakayin, Antikristo. Okay, ito ay going with the Bible and Christian theology. Dahil kami mga Muslim, mayroon kaming paniniwala sa sino po ba ang Antikristo. Ang Antikristo namin, one of the major signs ang darating siya na siya ang isang mata niya ay bulag, siya ay makapangyarihan, bibigyan siya ng kapangyarihan ng Allah as if, like God, he can kill a person and he can resurrect a person. Mga bagay na di magagawa ng mga tao ay kanyang magagawa. Dahil ito ay binigyan siya ng kapangyarihan ng Allah. We have the version of the Antichrist as a Muslim. But ito, susundan ko lang yung tinatawag nilang Antichrist sa mga Christian theologian according to the Bible. Palagi nilang sinasabi na tayong mga Muslim, tayo ang mga Antikristo. Tayong mga Muslim, sinasabihan nila na Antikristo. Pero prior to it, ating babasahin ang sarili nilang Biblia. Okay? Sinasabi dito, Unong Juan 5:1, ayon ito sa magandang balita Biblia, nagsasabi dito, ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos. Ulitin ko, ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ang punto dito, sinumang nagsasabi na si Jesus ay Kristo ay siya isang anak. So, basihan natin na kami mga Muslim, hindi kami matawag na Antikristo. Anak pa nga eh. If you base upon the Bible, Muslims are children of God. Creator, hindi naman ito literal, hindi naman ito biological. Actually, this is figure of speech. Sa kung susundan mo rin mga Kristiyano, hindi naman ito literal talaga na ang Diyos nakipag-sex or biological nakipag-sex sa tao. So, we go with it. As a father, God ay tinatawag na father because he is the source of everything. He is the source of life, he is the source of power, he is the source of creation, he is the source of everything. In this term, father, okay, no problem sa aming mga Muslim. Basing upon the Bible. Why? Kung si Jesus daw ay maniwala kayo na si Jesus ay Kristo, ay sino bang Muslim sa buong mundo nga hindi maniniwala nga si Isa al-Masih ibn Maryam ay isang Masih, isang Kristo. Hindi kami matawag na Muslim kung hindi kami maniwala kay Isa or Jesus sa English as a Masih. Masih meaning Messiah or sa English Christ, other translation is anointed. Anointed. So, walang Muslim sa mundo nga hindi siya maniniwala nga si Isa al-Masih or Jesus is al-Masih. Sa amin, tinatawag siyang Isa al-Masih, Jesus, the Christ, in English Christ. So, maniwala kami mga Muslim lahat na si Jesus ay siya ang Kristo, Masih. Okay? So, hindi kami matawag na Antikristo. Sino ba ang Antikristo? Okay, sino ba ang Antikristo? Sabi ko, ang mga Christian ho, lalo na ang mga Trinitarian, ang matawag na mga Antikristo. Bakit? Pagsabi mong anti, ang ibig sabihin ng anti, the one who opposed. Itong mga taong nag-opposed, anti. Anti-Marcos, anti-Dilawan, anti-Duterte, ibig sabihin umuopos ka, kumukontra ikaw. Okay. Ano ba ang Kristo? Anti-Kristo. Umuopos ikaw kay Kristo. Ano ba ang Kristo? Ang Kristo ba ay tao? Ang Kristo ba ay Diyos? Yun ang tanong ngayon. Ano ba ang Kristo? What is Christ? Christ ay hindi ho bato, hindi kahoy, hindi isda, hindi hayop ang Christ. Okay? Ang ibig sabihin ng Christ or Masih or Messias, Messiah, anointed, ibig sabihin tao. Tao. Pag hindi ka maniniwala na siya ay tao, ikaw ang matawag na Antikristo. Dahil ang Kristo, Messiah, ay isang tao. Hindi Diyos ang kahulugan. The meaning of Christ is not meaning God. Huh? Hindi siya God ang meaning. Or what?
God in flesh, the meaning of Christ, God in flesh, mali ho. Ang meaning ng Christ, God at the same time human, that is not the meaning of Christ. Huh? The meaning of Christ is that a person or a human being. So people who do not believe that Jesus Christ is a human being, ay siya ang tinatawag na Antikristo. Dahil ang Kristo, ibig sabihin, ay tao. The anointed one, Antikristo, hindi ka naniwala nga siya ay tao. Who are these people? The Christian. They say that Jesus Christ was God. Huh? Siya ay Diyos Jesucristo. Ang iba naman, siya ay Diyos at tao. So kayo ang Antikristo. Huh? Kayo Christian ang Antikristo dahil hindi kayo naniwala nga si Kristo, ang ibig sabihin ng Kristo ay tao. Yun ang ibig sabihin. Naniniwala kayo na ang Kristo ay Diyos, yung pinaniwalaan nyo. Ang Kristo ay tao at Diyos. Ang Kristo ay tao, nagkatawang, ay Diyos, nagkatawang tao. Yun maniniwala ninyo eh. Na ang Kristo ay Diyos, nagkatawang tao. Hindi yan ang meaning sa Christ. Even you go to any dictionary of the Jewish dictionary, hindi yan ang ibig sabihin na ang Christ meaning God or nagkatawan ng tao ang Diyos. So the Christians are the Antichrist because you do not believe that Jesus Christ is a mere human being. You believe Him as God incarnate. So you are the Antichrist. Ano pa? Ang kadagdagan nito na papatunayan ko nga mga Christians sila ang mga Antikristo. Okay. Makita natin sa Matthew 24, versikulo 26, sa New International Version. I quote, "So if anyone tells you, there he is out in the wilderness, do not go out, or here he is in the inner room, do not believe it." Kung sino daw magsasabi na si Kristo, nakita ninyo siya doon sa wilderness, walang mga tao, doon sa Bisaya Kamingawan, or in the desert, or we say in the forest, wilderness, ito ay remote area. Kung sabi niya, nandoon, there he is, nakita nila, do not go out, huwag kayong lalabas. Or magsabi sila, here he is, in the inner room, do not believe it. Sinong gumagawa nito? Ha? Nga nakita namin si Jesucristo sa larawan ni Jesucristo, o sabi pa nga, larawan ni Maria, nakita namin doon sa kalangitan, nandoon nakita namin sa labas. Sinong gumagawa nito? Ha? Mga Kristiyano. Ang daming Kristiyano na sabi na si Jesucristo, nakita niya, nakipag-usap niya si Kristo. Una nito si Pablo mismo. Si Pablo niya nga, una itong nagsabi na unang Antikristo ay si Pablo. Dahil si Pablo nasabi niya, nakita niya si Jesucristo. Where? In the wilderness. Habang naglalakad sila, kasamahan niya, doon sa wilderness, nakita niya, Saulo, Saulo. Ano sinasabi ni Jesucristo? So if anyone tells you, there he is out in the wilderness, do not go out. Or here he is in the inner room, do not believe it. Oh. Kayong natamaan ito. Sabi pa nga niya, nandiyon si Jesucristo sa kwarto, sa simbahan, ganito, lumuluha. Si Jesucristo ay nagsasalita, gumagalaw, si Jesucristo. Mga Kristiyano ang gumagawa nito. Walang single Muslim sa mundo na gumagawa nito. Na mayroong mga himala, si Jesucristo umiiyak, gumagalaw pa ang hinawakan. Ginagaya nga ito ni Mr. Sakaing na gumagalaw. Di ba? May hinawakan si Jesucristo tapos gumagalaw. Saan? Sa inner room, sabi ni Jesus Christ. Do not believe them. Mga Antikristo yan. Ano pa? Dito naman sa 1 John chapter 2, verse 18. Their children, this is the last hour. And as of you have heard that the Antichrist is coming, ito ang katapusang oras. Narinig ba ninyo nga ang Antichrist is coming? Even now, sabi ni Kristo, even now, many Antichrists have come. This is how we know. It is the last hour. Even now. Bakit? Natamaan ito sa una si Pablo eh. Bakit? Kasi gusto, hindi siya maniniwala kay Kristo eh.
papatayin niya. Hindi sa niwala nga siya ay Masiya, siya ay propeta, hinahanap ni Pablo dahil patayin niya, di ba? Siya pa nga ang nagpapatay sa kanila ni Esteban, na Stephen, di ba? Si Saulo. Sa kapanahonan mismo, sabi ni Jesus Cristo, sa kapanahonan niya, even now, ang ibig sabihin, mayroon na talaga sa kapanahonan niyo. Tapos sabi ninyo, sa kapanahonan ni Kristo, walang Muslim. Di ba? Yung mga Kristiyano, sabi nila, eh wala naman, eh, nag-gap of about 600 sa kanilang lumabas ang mga Muslim. Granting, totoo yung sinasabi nyo. So ang ibig sabihin pala ni Kristo, na even now, dahil wala pang mga Muslim sa inyong paniniwala, kayo yun mga Kristiyano. You Christian, ang natamaan sa sarili ninyong bala. Dahil sinasabi nyo, ang Muslim ay after 600 years pa after the birth of Jesus Christ, wala pang mga Muslim sa kapanahonan ni Jesus Christ. If that is correct, then you Christian, kayo ang natamaan na yung sabi ni Kristo, even now, kahit ngayon, mabasa sa 1 John chapter 2, verse 18. Okay. Dito naman tayo, okay? 2 John chapter 1, verse 7. I say this because many deceivers do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. Kasi hindi marami daw naniwala, hindi naniwala na si Kristo coming in the flesh, meaning as a human being. They don't believe that Jesus Christ is a human being coming in the flesh. Okay? Have gone into this world. Any such person is the deceiver and the antichrist. Kung hindi kayo maniniwala nga si Kristo ay coming in the flesh, siya ay buto at laman, hindi kayo naniwala nga tao, kayo ang antikristo. 'Di ba? Dahil kayo ang matamaan ito eh. Dahil sabi niyo, hindi si Kristo ay coming from God. He is God himself. He is God himself and formed into a human incarnate. Hindi niyo sinasabi nga God Jesus Christ coming from God. Okay? Coming from God. Ang katuruan ninyo na si Kristo is God himself and turned into human being incarnate. So kaming mga Muslim, maniwala kami na Jesus Christ is coming from Allah. John the Baptist, Prophet Muhammad SAW, and all human being sa aming paniniwala, we are coming from Allah. Dahil sabi nga namin, kung kami mamatay na, sabihin namin, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are from Allah and to Allah we shall return. So yun ang tao. Galing tayo kay Allah. Pero ang mga Kristiyano, you do not believe that Jesus Christ as human being and you do not believe also that He is from God. You believe that He is God Himself and incarnate. Meaning He is sending Himself to this earth. So say, ano ba? Dagdag. Okay. 1 John chapter 2 verse 22. And who is a liar? Sino ba ang sinungaling? Anyone who says that Jesus is not the Christ, na si Kristo ay hindi siya si Kristo. Anyone who denies the Father and the Son is the Antichrist. Okay? Sino ba ang nag-deny? Anyone who says that Jesus is not the Christ, meaning si Kristo ay tao. Okay? Tandaan natin na many times si Jesus Christ, I am a man, I am a man, I am a man. Ilang beses si Jesus Christo nagsabi, I am a man? John 8 verse 40, why you seek to kill me? I am a man. Sa Acts 2:22, Jesus of Nazareth, a man. Sinong sinasabi ito ni Jesus Christo? Di po ba? Uy, anak sa tao, Christian do not believe na si Jesus Christ ay anak ng tao. We believe that Jesus Christ is Son of God. Jesus Christ ay hindi lang siya Masiya, okay? Hindi lang siya Mesiyas, hindi lang siya Kristo, kundi siya ay Diyos, siya nagkatawang tao. So, tamaan kayo. Dahil ang meaning ng Christ, what is the meaning of Christ? The anointed, a human being. The anointed, the human being, the Messiah. Diba? But you Christian, if you give the meaning, define the meaning of Christ, nagkatawang tao, Diyos nagkatawang tao, siya ay Diyos, siya ay katatlong persona, then you are the Antichrist. Because this is not the meaning of Christ. The meaning of Christ is what? The anointed, the Messiah, a human being. Itong may ibig sabihin ng Christ. Pero kayo, sabihin niyo, oh, hindi siya lamang
Dagdagan ninyo eh. Hindi lamang siya Kristo, hindi lamang siya Mesiya, siya pa ay Diyos, siya ay nagkatawang tao. Then you are the Antichrist. Dahil pinasobrahan ninyo ang sinasabi ni Kristo na siya ay tao. Siya ay tao. Ilang beses nagsabi siya, ako ay tao. You don't believe him. So you don't believe you Christian by saying na siya ay nagkatawang tao, by saying he is God incarnate. You, the Trinitarian, you are the Antichrist. At sinabi pa ni Jesucristo sa kapanahonan niya, even now, at sabi ninyo, wala pang Muslim noon. Kayo ang natamaan ngayon. So maraming salamat po sa inyong panonood. Inshallah, share and subscribe mga kapatid. May Allah reward you. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.